Okay guys, these are the ingredients: 1 cup of rice, 3 cloves of garlic chopped, half small onion chopped, 5 pieces frozen shrimp, small cup of green peas, chopped small size of carrot, 1 full crab paste, 1 egg, and salt and pepper to taste. So guys, today I am going to show you the different way on how to cook rice. For the rice not to be sticky, we should wash it 3 times. Kapag hinugasan kasi ito natin ng 3 beses, bali matatanggal yung mga starch ng rice. So, nakatulong to para maging mas fluffy at hindi magdikit-dikit ang kanin. So guys, napapansin nyo, malaki yung pot na gagamitin ko kahit na konti lang yung rice. So bali, punuin lang natin yan at lagyan natin ng asin. Ayan, at saka ng konting oil para hindi siya magdikit-dikit. So bakit marami yung tubig at hindi na natin kailangan magsukat? Kasi mamaya pag kumulo na yan, itatapon natin yung tubig na yan. So no need na yung sukat-sukat. So yan, niluluto natin yung rice. Bali, kumukulo na siya. At every time, lagi natin i-check kung luto na yung rice. So tikman natin o hawakan natin kung luto na siya. So ito mga nasa half done na siya, malapit na siyang maluto. So bago yan, i-prepare muna natin yung ibang ingredients. Mag-cut tayo ng carrots dito. Bali, chop lang siya. Chop lang natin yan ng maliliit. So mag-chop din tayo ng onion. So ayan lang ingredients natin. Bawang lang at onion and carrot and green peas. Hi guys, thank you for dropping on my channel. If you are new here, please hit that subscribe button. And also please click that bell button to be notified every time I post new cooking videos. Thank you. So hiwain na rin natin shrimp natin ng ganito. Maliliit na size lang. I-chop natin. Para may sahog ng konti yung ating fried rice. Kapit na maluto yung rice natin at ilalagay ko na ngayon yung green peas and carrot. So sasabay na yan sa pagluto ng rice. So kapag check natin ulit at kapag luto na yung rice, i-drain na natin. So ayan, kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi natin kailangan sukatin yung tubig kasi itatapon din natin siya. So bali, ibang way ito ng pagsasaing ng rice. Ang normal kasi, di ba, tinatansya natin yung tubig at sakto bago maluto yung rice, ubus na rin yung tubig. So ito, tinapon natin yung tubig para matapon yung mga starch niya at magiging fluffy ito at hiwa-hiwalay siya. So ganyan ang technique, ganyan ang way ko ng pagsasaing ng rice para hiwa-hiwalay siya at hindi siya dikit-dikit. Yung amoy niya parang parang may pagkabagoong ang amoy niya. Ayan. So titikman ko muna kung maalat ba siya o hindi para alam natin kung gaano karami yung ilalagay na paste. So hindi naman siya maalat, sakto lang. Tapos medyo maasim-asim yung lasa niya. Siguro may vinegar to. O yan nga, meron nga siyang vinegar na content. So hindi naman malangsa yung amoy niya. So tamang-tama siya para sa fried rice tsaka pang pasta rin. At kung ano pa yung pwede nyo maisipan na menu para dito o na recipe. So for now, ito muna ang
crab paste fried rice ang gagawin ko. Siguro by next time gagawa naman ako ng pasta using this crab paste or taba ng talangka. So kuha lang tayo ng mga 1 tablespoon para sa ating fried rice, full spoon. So lagay lang tayo ng konting oil. At importante mga guys na ilagay natin yung garlic habang malamig pa yung oil para hindi siya madaling masunog at maganda yung pagkaka-brown niya. So pag nag-golden brown na yan, lagay natin yung onion. Pwede natin hanggang sa medyo mag-caramelize yung onion. Then, ilagay natin yung ating shrimp. Pag medyo namula-mula na yung shrimp, lagyan naman natin yung ating crab paste. Lagyan pa ko siguro mga 1 tablespoon. Lagyan natin ng salt and pepper. Then, lagyan lang natin ng spoon sa gitna, tapos ilagyan natin yung itlog. So, lutuin na natin yung itlog dito. Sa gitna lang ng pan. Huwag niyo muna siyang ihalo doon sa paste. Kailangan maluto muna yung itlog bago natin i-mix para hindi dumigit doon sa hipon yung itlog. Para nakaseparate din siya. So ayan, luto na yung itlog. So pwede na natin ihalo and the rest. Ayan, tapos pwede na natin ilagay yung rice natin. Kita niyo buhaghag na buhaghag siya, no? Dahil yan sa procedure o yung kung paano natin niluto yung kanin kanina. So napakaganda ng kulay niya, may pula-pula, may green, may yellow sa carrots. So, isauté lang natin ito. Lutuin natin mga 3 to 5 minutes. Tikman natin kung sakto na yung asin, kung kulang pa, dagdagan natin. So, medyo kulang pa siya. So, dadagdagan po ng asin. At saka ng black pepper. So ngayon, litaw na litaw talaga yung lasa ng hipon.
Plus meron pa tayong shrimp, so perfect na perfect to sa breakfast kahit tanghalian. Tapos taparisan natin ng mga dried fish, ng tuyo o ano. So yan. So yan guys, luto na ang ating crab paste fried rice. Ayan, so Pinoy na Pinoy. So i-try nyo na. Pag na-uwi kayo ng Pinas, hanapin nyo yung ganitong brand. Maraming klase ng brand to sa Pinas, so pili kayo ng bili kayo ng crab paste. So maraming kayo pwedeng gawin dyan. Fried rice, pasta, o kahit ano, kung anong maisipan nyo, o salad pwede rin. So depende, so maganda kayo sa imagination nyo kung anong pwede, mga recipe pwedeng gawin dyan. At i-share nyo naman sa comment box below kung ano at kung ano pa yung pwedeng recipe ang pwede nating magawa dito sa crab paste na to. So share nyo at comment nyo lang sa comment box below at pabasahin ko po yan. So again guys, thank you very much for watching, and I hope you subscribe to my channel and click nyo yung bell button para every time may upload akong ganitong video, updated po kayo at mapanood nyo po kaagad. So thank you very much guys for watching.